Noong nakaraan, binilhan ni Kaizu si Rosie ng flowers. Dahil dito, nagdudang kapatid niyang si Roxanne kung may nililigawan ba siya o hindi. Muntik na ang isumbong si Kaizu sa mama niya. Pero buti na lang ay naidaan nila ito sa maayos na pag-uusap. Dumating na ang oras na ibibigay na ni Kaizu ang bulaklak kay Rosie. Natuwa naman si Rosie dahil sa effort ni Kaizu. Maya-maya ay bigla na lang siya nawala. Yun pala ay nagising na si Rosie sa coma at ang kaluluwa niya ay naliligaw lang nung siya ay nasa ospital. Tumaka si Rosie at nakalimutan niya nang magbayad sa doktor dahil nais niyang makita si Kaizu. Nalaman ng kasintahan ni Rosie na wala na siya sa ospital bed niya. Kaya nagbayad siya sa doktor at hinanap na niya si Rosie. Finally, nakita na rin ni Rosie si Kaizu. Pero sadly, hindi siya na-recognize ito. At tinakot siyang tatawagin ng pulis kapag hindi siya umalis. Wala siya nagawa. At umalis na agad bago pa gumawa ng aksyon si Kaizu. Nakita na si Rosie ng kanyang kasintahan at umuwi na sila. Samantalang si Kaizu, nagdadalawang isip kung si Rosie ba talaga yung nakita niya o hindi. Kaya doon nga nagsimula ang investigasyon. Hanggang sa malaman niyang si Rosie nga yung nakita niya kanina. Ngayon, handa na siya. Handa na siyang gawin ng lahat para makita ang kanyang minamahal. Guys, nako kaya mahanap si Rosie? Kanina ko pa siya hinahanap eh. Ay wait, baka may FB yun. Tingnan ko nga. Ano ba yan? Wala akong mahanap. Saan ba si Rosie dito? Ang daming Rosie eh. At pala hindi na ako naghanap sa FB. Hirap naman nito. Doon nga muna ako sa labas. Baka mas makaisip pa ako ng iba pang paraan eh. Bayan, ang boring naman dito sa bahay na to. Saan ba kasi si ano? Si Kaizo. Ayun niya kasi maniwala sa akin. No? Itanapin ko nga kaya sa Facebook ko nasaan siya. What the hell? Ang dami Kaizo! Ano ko siya mahanap dito? It's a prank pala. Wag na bala. Nakakainis na. Ano to? Cellphone heater? Iniwan niya? What if? Uy, what if pakialamin ko? Nakita ni Rosie ang cellphone ng boyfriend niya na ang pangalan ay si Dark. Inimbestigahan niya ang cellphone ni Dark para malaman kung may tinatago ba ito o wala. At ang nakita niya dito ay hindi kapani-paniwala. Huy! Nag-cheat ba si Dark sa akin? Oo, tama ang hinala niya. Si Dark na ang boyfriend niya ay meron ngang kachat na iba. Ngayon hindi niya na alam ang gagawin sa impormasyon na ito. Kung hindi, umalis. Tumakbo ng sobrang malayo at hanapin si Kaizu. Guys, kaya na pa ako naghahanap dito. Wala pa rin. Nakakapagod na. Kung pwede nga sana, bigla na sumulpot si Rosie sa harapan ko. Ha? Uy. Huh? Teka lang. Si Rosie ba yun? Baka hindi talaga si Rosie na mamalikmata lang ako. Pero, what if si Rosie yan? Hindi malabo eh. Kakasabi ko lang kanina na kung pwede, sumulpot na siya sa harapan ko. Ang labong mangyari nun bro. Pero what if si Rosie nga yun? Sige nga, tingnan ko nga. Sino ba si Rosie? Saan pumunta yun? Ba't bigla nawala? Ay. Mali! Kuya, mali! 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 Teka lang, magmamadali ako. Kuya, mali! Kuya, mali! Oh, ito kuya, mali ito. Masarap to, kuya. Matabis dito, tapos healthy pa. Oh, kuya, mali. Wala na akong time, may nahabol ako eh. Pero asensya kuya, na. Pero kuya, ano, mura na ito kuya. Sige, magkano ba yan? Ano? Bilis. 20 kuya, 20. 20? Oh, ito. Ay. Sige kuya, thank you. Sige. Kung si Rosie nga yun, meron pa rin chance na pumunta siya sa bahay ko. Sige nga, uwi nga muna ako ng bahay ko, baka nandun na siya eh. Uy, oh my god. Rosie, ko pa yan? Hoy, grabe, natiwala ka na sa akin. Oh my gosh, finally. Pero paano? Namiss kita. Ay, grabe naman yan. Mas gumanda ka lalo ah. Ha? Ay, grabe man yan. Grabe. Paano ka nabuhay? Teka nga. Iit sa labas. Pasok nga muna tayo sa loob. Ayun nga, no. Sige, tara, pasok. So, Rosie, huh? Can you explain me what's happening? What the hell? How's that happen? Hindi ko alam eh, pero basta ayun, hindi ako totally patay. Wow, I'm really happy,
Rosie, kung alam mo lang kung gaano ako saya na buhay ka na. Tara, gusto mo lumabas tayo? Uy, grabe, libre mo. Oh, akong bahala. Saka lang, maghaharap muna ako ng upuan. Oh, sige, go. Okay, Rosie. Upo na lang tayo yan, tas hintay natin yung order natin. Ay, sige, thank you. Pero, ha? Chitak ba yun? Dahil sino tong babae na to na wala lang ako nung kumbang doon sa ako na Teka lang, mag-explain ako. Teka, papaliwanag ako. Kasi... Walang ma-explain! Nakita ko na yung kailangan ko makita! Wala na! Rosie, hindi ko kayang gawin yun. At saka, friend ko lang yun. Ano? Anong friend? Nakita ko kayo na... Okay, para maliwanagan ka, Rosie. Tatanungin ko tong kaibigan ni Dark. Kung totoo nga ba ang sinasabi. Okay. Pagkaibigan ba kayo ni Dark? Nako! Nako! Kailangan mo maintindihan. Ang tagal mo nang wala. Ang tagal mong nawala sa ospital. Tagal kitang hinintay sa ospital. Kaya natin to. Magtiwala lang tayo sa isa't isa. Wala na, Dark. Wala nang tayo dito. Bahala ka dyan sa buhay mo. Sana naman magtagal kayo. Wala nang tiwala-tiwala dito kasi niloko mo na ako. Goodbye. Pre, nandito na tayo sa destination natin! Yung, nasa Philippines na tayo, bro. Bumalik tayo dito, wait. Kaya nga eh. Kaya nga sana di na tayo wanted dito. Kasi sa Amerika, meron na naman tayo nasagasaan eh. Ano ba yan? That is so silly. You know? Tara, dito na tayo. Nandito pa kaya yung ano? Nandito pa kaya yung bahay natin? Uy, nandito natin pinalik yung van natin nun, di ba? Nung pumunta tayo Amerika. Siyempre, mawawala na eh. 10 months tayo nawala eh. Ano ba yan? Ang tagkal naman nating nawala. Wala na. Siguro na, nakakaw na yung van na yun, no? Eh, yung gagawin natin, maglalakad na lang tayo or mamamasahin na lang tayo pa uwi. Layo. Sige, tara, mamasahin na lang tayo. Okay. Sana wala na tayong masagasaan dito sa Pilipinas, no? Ay, kung ano ba, masagasaan na naman tayo. Kaya nga eh. Ingat na lang tayo next time. Diba? Maayos na tayo ngayon. Rosie, ba't hindi mo pala sinabi sa akin na meron ka na palang Dark? Eh, syempre, di ka nagtanong eh. Sorry. Well, I guess, wala naman na kayo, diba? Oo. So, pwede na maging tayo? Pwede naman. You know, nice one! So, official na tayo? Sige, sure. Rosie, pili ka na. Ako na bahala. Libre ko. Wow, sige. Thank you. Okay, ito na napili ko, Kaizu. Magkano po dito? Aha! Wait, kunin ko lang sa bulsa yung pera. Ay! Teka lang! Yung wallet ko, naiwan ko ata sa bahay. Ah, wait! Rosie, pwedeng ikaw na lang muna yung magbayad. Kasi, naiwan ko yung wallet sa bahay ko eh. Sige, no worries. Sa po yung pambayad. Okay, pupunta muna ako sa bahay, then kukunin ko yung wallet ko, wait nyo ako. Uy, pre! Akastig, may bago na tayong kotse! Ano ulit tawag dito? Ano? USB? USB? Akastig na ito? Ano ba talaga? Oh my god! Uy, may ta- James at Shellymosh, totoo bang may nasagasaan kayo dito sa Brookhaven? Ah, Your Honor, ano, hindi ko po alam. Your Honor, bakit po may kuto yung ulo nyo? Totoo bang may nasagasaan kayong tae? Este, tao pala? Uy, Your Honor, ano yan, anong tae? Ano po yun? Tao po yun, Your Honor. Ay! Este, wala po kami nasagasaan, Your Honor. Wala po kami nasagasaan. Wala kami nasagasaan. Apo. Uutal yung kasama mo, nauutal. Hindi po yun. Kasi po, ay, nalilito wala. Po ako eh, pero totoo po wala. Your Honor, yung tao po ay nakasagasa ng truck. Ano ulit siya, ano yung truck pala nakasagasa ng ano ng truck? Hindi, wala pong taong kasama. Dalawang truck lang po nagkasagasa. Ha? Kaya, dalawang truck lang po yung nagkabanggaan. Ay, ano, yung, saan pala yung hindi, truck? Ay, hindi, ano pala yun? USB yun. SUV yun, tas, ayun. Ano, ayun? Hindi ko alam.
Your Honor, huwag mo na lang kami pakulong, Your Honor. Naguguluhan ako eh. Siguro lumaki kami sa farm, kaya ganun. No ba yan? Walang kwenta mga pinagkasabi nyo. Ipakulong yan, ipakulong. Wag, Your Honor, don't. We can explain. Walang kwenta na mga sinasabi nyo. Meron kwento yun. Kasi ano, pwede, huwag mo na kami ipakulong, ano, meron ka nang libreng punot uban sa amin. Dami mong uban sa ulo. Kalbo ako! Oh, ginalit mo lang lalo yung ano, si Your Honor. No, kasi sinasabi mo, bro, libre burot ko pa rin. Tulong na. Ganito na lang, ano, bibigyan kita ng mani para gamot sa iyong kulani. Wow, wag mo na lang kami paulong. Wala naman akong kulani. Ikaw kasi, ano mo na naman yan? Ang insulto ka ba? Ikaw na nga lang magsalita. Ganito na lang, Your Honor. Pag di mo kami pinakulong, libreng linis ng ulo para kumintab. Parang katulad nyo kay Wally. Uy, mukhang gusto ko yun ah. Gusto mo yan? Gusto ko ipakulong na ikaw. Gaya, kulong na yan. Uy! Ikaw, ano ba yan? Wait lang. Eto na lang, Your Honor. Pag napatawa ka namin, hindi mo na kami ipapakulong. Pinapag-isipan ko pe. Sige, papayag na ako. Yun! Nice! Pag napatawa ni Celel, hindi mo na kami ikulong. Eto na. Pag tumama ka, hindi mo na kami ulihin ha. Sige. Meron akong joke. Ano ang iyong joke? Ay, joke lang. Sige na nga, huli mo na ako. Ako si Kaizo. I'm here to take your soul. At dun na nagtatapos ang istoryang ito. Looks like they found true love after all. But at what cost? Paulit-ulit na lang may nasasagasaan. Paulit-ulit na lang nagkakaroon ng ghost. At paulit-ulit na lang ang istoryang ito. Yun pala. Ang lahat ng ito ay isa lamang cycle na naghihintay ng isang taong sisira dito. My name is Selim Mush, I don't go outside to play. Lagi akong nasa room, almost every day.